araw po sa inyo. Nandito po ulit ako upang bigay sa inyo ng nagagalaman. So, ang i-share ko naman ngayon ay postnatal check-up. So, syempre, si Mami uuwi na, bagong panganak, kahapon. So, naka 24 hours of life na siya higit. So, uwi na sila ngayon. So, importante po mag-postnatal check-up para malaman natin kung normal ba yung kanyang vital signs. Like, blood pressure, hininga niya, at saka body temperature. Yung body temperature. So, ganun po. So, may sariling thermometer dapat kasi infection control. So, yun. Pakita ko po sa inyo kung paano mag-check at para malaman nyo rin kung anong normal value sa adult. Ano? So, kaya ito pa naisipan ko i-share para alam nyo po kung ano ba ang normal value na sa adult. Hindi lamang sa baby yung ating tinuturo. So, sa adult din po. Ano? So, ngayon, check natin yung pulse, yung BP ni Mami. So, yan. Si Mami naman ay happy naman at willing siya na maging model ng postnatal check-up. No? Para may, ay, ano rin, may souvenir sa Duke Clinic Channel. So, yan. Dahil uwi na, check muna natin yung vital signs niya. Ayan, so, naman natin, ang normal body, ang normal BP ni Mami ay 100 over 70, 88 ang pulse rate. Ibig sabihin, normal po. Kasi sa adult po, high, at least 120 to 80 kapag ganito yung edad niya, 24 years old. Pero kung nasa edad naman, nasa 40s, pwede yung 130-80. Pero nga po, depende po yung sa normal lang BP niya, ng pattern. So sa kanya po kasi is 100 over 70. Noon pa, no? Noon hindi ka pa nagbuntis, 90, 100. 90 over 60. Pero syempre, bagong panganak siya, medyo napuyat, medyo napagod din siya sa kanyang labor and delivery. So, medyo umangat yung BP niya, pero normal pa din po. Ano? So, basta, depende po yan sa inyong blood pressure. Pwede 90-60, 90-70, 100 over 60, 100 over 70, or hanggang 120-80. Meron na pwede rin po 130-80. Depende na po yun kung okay yung pakiramdam niya. Pero huwag na pong aangat doon para hindi na po mataas ang BP. Ano? So, okay. Very good. Si Mami. Normal lang ang kanyang BP. Pwede na umuwi. Pero tingnan natin yung heartbeat ni Mami. So, ang pulse rate niya ay 98. So, ang normal kasi po, 60 to 80 hanggang 100. Pag bagong panganak. So, yun. Pero sa kanya, 90. 89. Pero yun nga po, mas maganda yung ganyan ang pulse rate. So, tandaan po, 6 to 80 kapag hindi nanganak o buntis. Pero kung naman nanganak, pwedeng 90 to 100. Ano po, normal pa rin po ang pulse rate na ganoon. Okay? So, ito po, kung nakikita nyo na to, ito, yung mabilis ang takbo. Ayan, so, ito po ay autosat or oxygen. Yung oxygen supply sa katawan niya. So, yan, yeah, 98. Ibig sabihin po, normal. Kasi 95 to 100 is normal. Same lang po sa baby. Ano? Ayan, so napaka-normal. Hindi na po tayo mag-check ng manual. So, pag nag-check ng manual, ganun din po, pulso. Kailangan ay... Ayan, kailangan ay 60 to 80. Ayan, 60 to 80. Tapos, sa hininga, ang pagbilang ko ng hininga ay, yung pag-aran, full minute. So, mag-check sa oras, full minute, isang buong minuto. Pagbilang ko yung pagtaas din ng hininga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ayan, so 20 ang respiratory rate ni mami. So ang namatay sa adult ay yung 16, 17, 18 hanggang 20. Kung 21, okay lang din. Kung lalo na kung napagod po sa panganganak, kung di naman ang anak, the 16 to 19 or 20. So meron din po medyo mabilis, pero normal ang pakiramdam niya, wala naman siyang ibang sakit. Meron pong umaabot ng 25, okay lang din yun. Basta komportable ang pasyente, ano? Okay? So, temperature ni mami. So, ang normal body temperature po ni mami, na thermometer. Ang normal body temperature po ng matanda ay 37.5. Hindi ko na lang po i-check kasi gano'n na po naman. Basta tumunog po. Pag tumunog yung thermometer, yun na yun, tapos na. Babasahin na lang po. And then kapag naman po gagamitin yung thermometer, dapat malinisan. And then pag 0 degrees centigrade, lalagay sa kilikili. Pag tumunog po, yun na po yun. Normal na po siya. Ayan, yun, babasahin nyo na. Ano? So, at least 36.5 hanggang 37.5. So, yun. So, scanner po kasi yung ano, yung ginagamit namin. Yung thermometer naman kasi, kay baby yun. So, hindi na po namin nagamit kay mami. Nasa, sa, ano po, sa labas. Ayan. 98 to 89. Okay, good. Ayan. So, ayun mami, dapat masasabi ka na kakaibang nararamdaman, dapat walang nalalabas sa iyo na dugo, nabubuo, may amoy, dapat di ka nahihilo, di ka nilalagnat, dapat hindi ka na nasakit ang dibdib, likod, masasabi ko lang agad, ano? Basta, ang mararamdaman mo lang, madalas kang magutom. Yun. Tutulog ka na maayos sa araw, kung napapuwet ka sa gabi, yun, lahat ng bigyan namin sa yung vitamins o yung damo, tuubusin mo. So, pabalik ka sa amin after 1 week, ano? So, yun, nakalagay naman sa schedule mo, sa instruction copy kung kailan may babalik, ano, after 1 week. Okay, dapat di magmamanas, kung magmanas, magsabi. Yan, basta ako lang nararamdaman, magsasabi. Dapat di nilalagtat, ano, di nalalim ang paningin, yun. Pagkain ng balansing pagkain, ibang klaseng gulay, butas. Ayan. Saka magpahinga, bawal may stress. Ganun lang. Matulog ng maayos. So, ang recovery ng bagong panganak ay 3 months. Ano? So, ganun. Importante po ang postnatal na 1 week, mami. Ano? Doon natin malalaman kung wala yung baby mo. May side symptoms ka, nagra-running to preeclampsia ba? Ayun. Discharges, yung tahi mo, dapat makita namin. Dapat hilom na siya pag nakita namin, huwag matira po kapag yung sinulit, no? At dapat walang hingan, no? Dapat hindi siya hiwalay. Titingnan mo kakapain mo habang nag-wash ka, kakapain mo kung walang na, hiwalay na sugat. Dapat nakatix pa din. Hindi makakapa mo yan, may nakakapa mo. Katilawa matagal, kakatiyan kasi nahilom na ngayon. Kapit na. Yung nasira na perineum, nakadikit na yun. Kaya nangangati kasi nga, patuyo na siya. So, continue lang paggamit ng, yung in-advise ko sa iyong feminine wash. Kada output, mag-wash ka with maligamgam na tubig. Ayun. Tapos hanggang 6 weeks yan, hanggat nalabas sa iyong dugo. Gagamit ka naman medyo maligamgam na tubig at mag-permine yung baska kada output. Pag wala nang lumalabas sa iyo, mga 6 weeks o 1 month, pwede ka nang mag-uos ng malamig na tubig, uminom ng malamig na tubig, at maligo ng malamig na tubig kasi sarado ng cervix. Okay? So, kailan ka iinom ng ano, ng malamig kapag wala nang lumalabas sa iyo sa puwerta, yun ang signs. Lahat yun, ibig sabihin sarado na pwede uminom ng malamig, maligo ng malamig, magugas ng malamig. Hanggat may nalabas na dugo, ibig sabihin, bukas yung cervix ay maligamgam na tubig, inumin maligamgam na tubig, or room temperature lamang, at saka panghugas yung din. Okay? Yun lang naman, mami, yung importante na dapat nyo malaman. Ano? So, pwede na maligo 5 to 7 days. Meron kong 3 days, pwede naman. Kasi kaya lang naman, medyo nag-a-adjust tayo malilit ang pagligo ng bagong panganak, kasi ngayon hintayin natin na
medyo lumiit yung pagsara ng cervix. Para hindi masyadong lalamigin ka pag naligo. Yeah, medyo wala masyado ka mararamdaman. Ano? Saka mabilis lang yung unang pagligo niya ng tubig. O yung initial bath. Kasi first time niyo na maliligo ulit. Unlike yung mga bago kayong mga anak. Ano? Ikaw. So, ganun lang. Magsabi kung anong nararamdaman. Nandito sa distraction instruction copy. Nasa na yun? Nandun na sa bag. Kung ano yung kung ano yung ano yung mga babantayan mo. Pinaliwanag mo ng kanina. Pinakita ko na rin. Mga babantayan mo. Nabanggit ko na sa copy na rin. Yung mga danger signs. Saka follow-up check-up. Ano? Okay. So, magit na lang ha. Salamat, mami. Congratulations again. Daddy. Ay, nagugutom na po si Bibi, kaya umiiyak siya. Kasi siya na po, naiyak si Bibi. Salamat. Bye.